Kinaimbestigahan ng Commission on Audit and Flood Control Project ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod ng Valenzuela. Mga kapuso, imbis daw kasi na simento, kawayan ang ginamit sa ilang bahagi ng dike na pampigil sana sa baha. Kaya ang nangyayari ngayon, unti-unti na iyong bumabagsak. Narito ang pagtutok ni Kara David. Matagal ng problema ng Valenzuela ang baha na sinasamahan pa ng high tide. Kaya noong 2009, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sinimula ng isang flood control project na layong gumawa ng 4 na kilometrong pader o dike na haharang sa Meycauayan River. 40 million pesos ang inilabas na pera para sa phase 1 ng proyekto. 422 meters na pader ang ginawa ng DPWH noong 2009. Ito yung pader na ginawa ng DPWH noong 2009 hanggang 2010 para yung tubig ng Meycauayan River ay hindi pupunta doon sa mga barangay sa Valenzuela. Yung original design ng DPWH hanggang dito yung taas ng pader, almost to my waist. Pero after a few months matapos itong proyektong ito, ganito na kababa yung isang parte ng pader. Patuloy na bumababa ng bumababa yung pader na ginawa ng DPWH. Ang naturang flood control project ay isa lamang sa mga pinuna ng Commission on Audit sa kanilang annual audit report. Ayon sa COA, ininspeksyon daw nila ang proyekto noong November 2010 at nakakita raw sila ng malalaking bitak dito. Substandard din umano ang mga materyales na ginamit tulad ng kawayan, plastic at garbage fillings. Dapat din daw nagsagawa ang DPWH ng regular monitoring para naiwasan daw sana ito. Ganito rin ang obserbasyon ng mga opisyal ng Valenzuela. Ang sinisisi nila, kawayan daw kasi ang ginamit sa ilalim ng simento imbis na concrete pipes o di kaya'y bakal. Kahit ilang beses na tapalan daw ang pader, hinala nila, magbibitak pa rin daw ito. So yung pader, hindi na even ngayon. At sa pagtagal nito, ang sinasabi ko sa kanila at nakikita nyo naman, nagbibitak-bitak na. Ito bagong tapal lang po itong mga kapuso pero parang nagka-crack na ulit. Kasi natural movement ng tubig at ng lupa sa ilalim nito yun eh. So sana kung maganda yung disenyo at maayos yung materyales na ginamit, hindi sana na tayo na nagkakaganito. Hindi sana nagkakaganito tong proyekto na to. Sinubukang ayusin ng DPWH ang naturang dike ilang buwan matapos magreklamo ang Valenzuela. Nilagyan ng bakal ang loob ng semento para mas mapatibay ito. Pero patuloy ang pagbaba ng pader dahil sa bumabagsak na lupa sa ilalim. Aminado ang DPWH na mas matibay daw sana kung semento o bakal ang ginamit nilang pangsuporta. Pero dahil daw sa kakulangan sa pera, mismo ang DPWH ang umamin, kawayan na lang ang ginamit nila. Depensa ng DPWH, sa 40 million pesos na budget daw kasi, 20 meters lang ang magagawang pader kung concrete pipes ang gagamitin. Pero kung kawayan, 422 meters daw ang magagawa nila. Pero matibay ba yung kawayan? Although hindi na siya scientific practice sa ngayon, pero kahit na nung dati, it is used to shore. Kung ang gagamitin din natin is yung concrete piles o yung steel sheet piles, ang cost masyadong malaki. Hindi natin masusustain yung pakikailangan ng community na right away maramdaman nila yung impact. Dagdag pa ng DPWH, bumabagsak daw talaga ang lupa sa lugar. Sasagutin na lang daw ng contractor ang repairs at pagtataas sa naturang pader. Kara David, Nakatutok, 24 Oras.